Yan. May malaking butas na dito. Posible ito yung main deposit. Yun, galing dito mga nasa mga 1 inches, so possible 5 meters or 5 feet galing nito sa sapa. Yung distansya niya. So, ayan mga ka-treasure hunter. Magandang araw mga ka-treasure hunter at panibagong video na naman, oh. Dito na naman tayo sa sapa o sa creek. So sa araw na ito mga ka-treasure hunter ay ipapakita ko sa inyo ang itong map stone. Yan, napakadaming sign po sa map stone na ito mga ka-treasure hunter. So kung nakikita nyo, confirm po talaga ang 100% na positive itong map stone natin. So yun, i-detalye natin at bibidyuhan natin. Babalihin natin itong kawin ko para makita nyo. Yan po talaga mga ka-treasure hunter. Ito mga ka-treasure hunter, ang ibig sabihin po nito, mga ganito ay, kung hindi ito daan, ito ay sapa or creek. At itong mga dot or mga holes na ito, ang ibig sabihin nito mga ka-treasure hunter, doon tayo sa basic, ito ay posibleng marker. Ano ba yung marker? Marker na nagpapahiwatig na nandyan yung marker na nilagay ng mga hapon na madaling makita. So parang landmark. And either ito ay isang bato, malaking puno, or ito talaga yung prospect deposit dito sa lugar kung saan yung mga butas. Yan mga treasure hunter, i-explore natin itong napakalaki at napakalapad na bato. Tignan nyo mabuti kung ano ang inyong mapapansin. Yan, map stone mga treasure hunter. Yan, hindi ito ordinaryong bato lang mga treasure hunter. May malaking butas nga siya dito sa gilid. Yan, ito. Yan. Itignan natin dito sa bandang ilalim niya. Walang ating mapapansin. Walang mga extra sign dito. Dito lang talaga sa portion kung saan siya malapad. Yan, iikutan natin para makita natin yung mga karagdagang sign. Ito mga treasure hunter. Yan, sa sinabi kong map stone. Yan, yan, ang meaning nito ay ito yung posibleng dinadaanan ng tubig, itong mga guhit-guhit. Yan, at itong eksaktong mga butas, ito yung marker na nagpapahiwatig na sa dinaanan ng tubig na either nasa gitna ng sapa, yung malaking bato, or yung malaking punong kahoy. At dito rin, yan, ito, kung ating susukatin, 2 inches siya, either sa distansya na galing sa tubig, either na sa mga, 5 feet, or 7 feet, or sa meter, nasa 5 meter to maximum 7 meter. So, iikot pa tayo mga ka-treasure hunter for further viewing. So, yun. Since map stone to, ang makikita nun talaga ay mapa. Yan. Yan, mga ka-treasure hunter. Yan, ito yung yan. May malaking butas na dito. Posible ito yung main deposit. Yun, galing dito mga nasa mga 1 inches, so possible 5 meters or 5 feet galing nito sa sapa. Yung distansya niya. So ayan mga ka-treasure hunter.
May panibagong video naman tayo, no? Na nag-verify ng isang map stone. At para sa kalaman yung mga treasure hunter, ito pala ay parang heart-shaped rock kasi gumanon yung ditong banda. So yan, mga treasure hunter, nakita nyo na. So, may bumakat pa nga dito sa banda. So yan, mga treasure hunter, dito sa gilid din may 3 holes, may 3 butas din siya, 1, 2, 3 na parang align or alternate sila. So yan, mga treasure hunter, panibagong video na naman ng isang map stone. So dito tayo banda sa gilid, mag-end ng ating video. Iyan. So magandang araw ulit sa inyo, mga treasure hunter, sa inyo mga bro, mga brad, mga mari, pare. So ayan, nakita nyo naman yung ating demonstration or yung ating pag-video, pagkakakabir up ng mga signs sa batong to. Sana naliwanagan kayo, at kung may katanungan pa kayo o komento, wag lang po kayong magdalawang isip na i-comment sa comment section ng ating video to. So yan po, mga treasure hunter, bago ko po i-end o tapusin ang video to, nyanyahan ko po kayong lahat na magbigay ng napakagandang komento patungkol sa ating pag-treasure hunting, at mag-like na rin po kayo, magbigay ng thumbs up, at huwag pong kalimutang i-share sa inyong mga group chat para po marami pong makakakita sa ating video, at yun, mapagsaluhan natin yung kaalaman nila, kaalaman ko rin, mag-share tayo ng mga video, pagsaluhan natin, at lalong-lalo na huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking napakamunting channel, kasi bago pa po talaga yung channel ko. So yun po, mga ka-treasure hunter, sana ay nagustuhan nyo yung video ko, at sa mga gustong mag comment sa akin patungkol sa pag-decode, yan, susubukan nating hanapan ng paraan yan sa abot ng aking kakayahan at sa aking experience. So yan po, mga ka-treasure hunter, isang panibagong video na naman. So magandang araw ulit, and happy treasure hunting sa lahat, and God bless. Bye-bye.